So, isurod na natin yung ating snow load. So, ito yung kanyang inclined member. Ito yung ating snow load. Ayan. Okay. So, W, S. And ito naman yung ating theta. Okay. Tapos, yung length ng ating member, sabi natin L. Okay. So, kung ito ay L, ibig sabihin, ang kanyang horizontal length or horizontal distance is L cosine of theta. So, ngayon, i-resolve natin or i-convert natin yung ating WS into resultant load na P. So, ang resultant load na P niya is equals to WS multiplied by L cosine. Okay? So, yung ating ating resultant is WS multiplied by L cosine theta. Kasi yung ating snow load is nakadistribute sa horizontal distance or horizontal dimension ng ating member. Okay? So, ito na yung kanyang P perpendicular. And ito na yung kanyang P, ay sorry, kulay blue pala to. Okay? So, ito na yung ating P parallel. Okay? So, ngayon, yung ating P perpendicular sa ating vertical load, which is, ating vertical load is WS L cosine theta, is P cosine theta. Okay? So, ibig sabihin ng ating P perpendicular is equals to P. Ang P natin is WS multiplied by L cosine theta multiplied by cosine theta. At yung ating P parallel is equals to P na WS multiplied by L cosine of theta multiplied by sine theta. And syempre, yung ating P perpendicular and P parallel is kailangan natin i-distribute sa length natin. Ang length natin is L. Therefore, i-divide natin ng L. Okay? Kaya yung ating okay, WS perpendicular is equals to WS, wala na yung L, cosine of cosine squared theta. At yung ating WS parallel is equals to WS cosine theta multiplied by sine theta. Okay? So, ito na yung ating WS perpendicular. So, WS perpendicular. And ito na yung ating WS parallel. Okay? This is equal to WS cosine squared theta. Ito naman, ang ating WS parallel is equals to WS cosine of theta sine of theta. So, meron pa tayong ibang type of load sa ating inclined member. So, kagaya nito. Ito yung ating inclined member. Ang load na to is triangular load. Okay? So, itong triangular load na to, para ma-convert siya into perpendicular and parallel distributed load, kagaya lang din dito. Okay? So, mangyayari, yung ating perpendicular load na triangular load na ganito is ganito rin. Okay? Ayan. Okay? And equal lang dito siya. Okay? Magiging siya. W cosine squared theta. Ganon din sa parallel. Ang parallel na niyan is malaki rito, papaliit hanggang mag 0. Okay? Ganun yung distributed load niya. And kapares lang din dito. W cosine theta sine theta. Okay? Ngayon, paano kung walang given na angle theta? Anong gagawin natin? So, sabihin kung walang given na angle theta, sigurado naman merong given na dimension. Kapag merong given na dimension, ang gagamitin natin is yung kanyang slope. Okay? So, for example, ito yung ating inclined member, wala siyang theta, okay, or wala siyang angle, okay, sabi natin ang height nito is A, and this is
B, at ang kanyang hypotenuse is C. Okay? Ngayon, kung ito ay ating ito yung ating theta, gamitin natin yung ating slope. So, sabihin ng ating sine theta is equals to A over C. At ang ating cosine theta is equals to B over C. So, paano natin gagamitin itong mga ito? Isasubstitute na natin yung ating sine theta and cosine theta sa ating mga equation. So, for example, yung ating P perpendicular, para makuha natin gamit yung slope, it is equals to P cosine of theta. Ano ang cosine theta natin? Multiplied by B over C. Okay? At ang ating P parallel is equals to P multiplied by sine theta. Ano ang sine theta natin? A over C. Ganun din dito. Okay? Yung ating W perpendicular is equals to W D cosine of theta. Ang cosine theta natin is B over C. Dito naman, sa WD perpendicular to. Dito naman, WS perpendicular is equals to WS cosine squared theta. Ano bang cosine natin? B over C. And naka-squared. So, squared. Okay? So, yung ating WS parallel is magiging WS multiplied by cosine theta multiplied by sine theta. Na A over C and B over C. So, ganun lamang yung paggamit ng ating slope. Iko-convert lang natin siya sa mga theta natin. Okay? So, ito yung gagamitin natin para mag-resolve ng mga loadings into perpendicular and parallel forces. Kasi, yung ating P perpendicular, siya yung mga pag-create ng ating shear. Okay? Tapos, yung mga distances ng ating mga perpendicular distance, perpendicular load, sila naman yung mga pag-create ng ating moment. So, ang ginawa ko, kumuha na tayo ng table para hindi na tayo mahirapang mag-solve or mag-resolve ng mga loads na perpendicular and parallel sa ating member. Okay?